Okay, so good morning to everyone. Welcome to LSA Livelihood Opportunity and Financial Literacy Presentation. Okay, so LSA Livelihood Support Association, ibig sabihin po ng LSA. And if you would see on the screen, our focus is very clear. Dito sa page na to, makikita niyo na po yung ating mission, vision, and direction. No? So we conduct financial literacy and livelihood opportunity so that we can build a solid financial foundation. Now, this solid financial foundation will help us build passive income. So we have one goal here in LSA. So hindi po kayo basta mag-join kay LSA para mag-recruit or para magbenta. So we are more than that, no? You are joining LSA because our goal is to help you build passive income. Okay? So kung ano yung passive income, yan ang kailangan niyo pong maintindihan, no? So we have a separate seminar for that. Pero for some of you, most likely, baka alam niyo rin po yung passive income. But here, you would notice that passive income determines your financial success or failure. Personally, as a financial planner for the last, ilang years na ba financial planner? Since 19 years as a financial planner. I believe with all of my heart that yan ang sukatan, ano? Kung magusto malaman if you are financially successful, passive income. So lahat ng mga goals, lahat ng mga project ni LSA, yan lang ang ating goal. Yan lang ating gusto ma-accomplish sa bawat isa, sa bawat member. Okay? Ayan. So here, bakit natin ginagawa yan? Because let's face the fact, ano, na people are still struggling financially. Ano? A lot of people are really struggling financially. So that's our biggest concern right now. No? They are 1 to 2 paychecks away from bankruptcy, baon sa utang, cannot afford to fund their children's education, cannot fund parents' retirement, cannot provide proper protection for family. So pag yan pa lang, pag ito pa lang problema mo na, pag ito pa lang mga to nakaka-itemize problema mo na, I will assure you hindi ka makaka-build ng passive income. Okay? That's why we need to resolve this first. That's why you would notice our mission, our vision, our goal is focusing on how to resolve this problem. So I've been conducting a financial literacy seminar in the last 19 years. And I have exposed to every walk of life. And this is really the reality of life. That's why we have a very, very strong mission here in LSA. It's all about making a difference in the lives of everyone. Okay? So, how are we going to build a strong financial foundation? That's our goal. No? So, yun naman ang goal natin. Kasi sabi natin, makaka-build ka lang ng passive income pag naka-build ka ng strong financial foundation. Now, we are guided by what we call our financial blueprint. I learned this financial blueprint 19 years ago and it became part of my life. Kaya itong si A. Williams, pwede nyo i-Google yan, or siya ay nasa top 400 richest person in America. Meron siyang company na A. Williams, no? So, he conceptualized this X-curve at doon ko natutunan yan in 2003. Okay? Na yung ating financial, if you want to picture kung nasaan na kayo financially, ito lang ang kailangan nyo pong ano. Ito lang yung kailangan nyong malaman, the X-curve. The X-curve is 2 contrasting lines. The line going up, which is the law of building wealth, or we call it the law of increasing savings, or the law of increasing money, while the red line
is the responsibility line is the law of decreasing responsibility. So dito sa dalawang ano na to, no, sa dalawang linya na to, ngayon pa lang, kahit hindi ko po kayo kilala personally, malalaman na natin at ma-evaluate na natin kung nasa na po kayo ngayon at your stage of life, nasa na kayo ngayon financially. Okay? So tingnan natin. Doon sa blue line, okay, the line going up is the blue line, the law of building wealth. So during our younger years, we started with no savings. So lahat naman po tayo doon nagsimula na walang pera, walang savings. Kasi dalawa lang daw po ang pagyaman. Dalawang bagay lang para malamang yumaman ka. Number one, either you inherited it. So kung mayaman yung parents mo, na-inherit mo, malamang mayaman ka. Or you acquired it. Pero kung in-acquire mo lang yan, most likely it will take time. Sa computation ko ng mga yumayaman, talagang before they build it, 30 to 40 years. So most of us, we started on this stage with no savings. But the law says, habang tumatanda ka daw, dapat yung pera mo is ever increasing. Pataas ng pataas. Question, is your money ever increasing? Yes or no? Ayan. If your answer is no, then alam na. Okay, alam na na you will end up. That's why here, 98% of the Filipino people retires broke. Mabigat na numero yan. At mabigat na problema yan. Bakit? Kasi you've been working so hard to make money for so many years just to end up broke. Kaya ang kahirapan, paulit-ulit lang, palipat-lipat lang. Dahil tingnan mo ha, bakit hindi ka yumaman? Kasi yung mga magulang mo, hindi rin yumaman. Kasi yung mga lolo't-lola mo, hindi rin yumaman. Yung kalulololoha mo, hindi rin yumaman. Since hindi ka rin yumaman, what do you expect sa mga anak mo? Kasi kung yumaman yung lolo mo, naipamana yun sa magulang mo. Kung yumaman yung magulang mo, naipamana yun sa'yo. Kung mayaman ka, naipamana mo yun sa anak mo. So are you seeing the picture? Kung na ang ating kahirapan ay paulit-ulit lang, palipat-lipat lang. That's why here in LSA, our goal is to break that cycle of poverty. Okay? Because from no savings, your goal here is big savings. Your goal is passive income. Passive income here is money working for you. So ngayon, bakit hindi ka makabuild nito ng passive income? Because of the red line. Lahat kasi ng iyong pinaghihirapan, ginagastos mo sa iyong mga responsibility. You work hard to earn money, okay, pero nauubos yan. Nauubos yan, so hindi ka nakakarating. So that's our goal. So nakita niya, simple ang goal natin. Papaano natin mapapataas yung iyong savings line to build passive income? So our direction is very clear. Help everyone build passive income. Okay? The way you manage your time and your cash flow can make you poor and rich. What separate the rich and the poor? Okay, ano po ba ang nagse-separate sa rich and the poor? Usually, itong dalawang bagay na to. Example one, how do you manage your spare time? Lahat naman kasi tayo binigyan ni Lord ng 24 hours. Bakit may mayaman, bakit may mahirap? Dito po yung nagkakatalo. Where do you spend your spare time? Letter A, do you use your spare time to make more money? Or do you use your spare time to waste more money or to waste time? Kasi nauubos yung oras mo sa sleeping. Yung mayayaman, kung matulog 2 to 3 hours. Yung mga nag-struggle financially, kung matulog 8 to 10 hours. And they're wondering why they're poor. Yung mayayaman, di mo makikita nanonood ng mga TV. Kung nanonood man sila ng mga TV, siguro mga nasa, ano na, naka-schedule, no? Pero yung mga nag-struggle financially, tinatapos nila lahat ng mga teleserye at doon nauubos yung oras. And they're wondering why they're poor. Sipin mo na lang kung sinimula mo yung probinsyano. O diba? E di, magpipitong taon na. Magpipitong taon na nanonood ka pa rin ng probinsyano.
Diba? Ang tanong, yumaman ka ba sa panonood ng probinsyano? Si Coco Martin ba yumaman? Now you see what spells the difference, why the rich get richer and the poor gets poorer, or do you waste your money shopping and eating? Saan ka dito sa tatlo? A, B, or C? Supposedly, ideally, dapat dito ka sa A. Pero pag tinanong mo yung karamihan, kaya nga hindi mo mapa-attend dito sa ganitong mga seminar, kasi sagot nila, B, C. Busy daw, ano? Kaya wag po kayo maniniwala pag sinabi ng mga tao na I'm busy. Busy what? Busy to become broke? Ayan. Kasi kung titingnan nyo naman, ano, karamihan ng mga ini-invite mo dito, alam mo eh, alam mo that they need this. Pero wala silang time. Wala silang time because they don't prioritize this. Dito sila sa dalawang ito. Or example to how do you manage your money? Do you save some? Do you spend all? You spend before you receive it? You earn, save, and spend. So saan ka dyan? Supposedly, ideally, dapat man lang, dito man lang tayo sa A, saka sa D. Pero ang sagot sa'yo ng karamihan, again, they are B, C. Busy na naman, ano? So nakikita na natin yung definition why people say they are busy. Financial education is the key to financial success. Ang kulang ng mga Pilipino ay hindi pera. Ang daming resources sa Pilipinas. Ang daming pwedeng panggalingan ng pera. Ang kulang ng mga Pilipino, financial literacy. Because sabi nga nila, kahit daw gaano karaming pera mo, pag wala kang financial literacy, you will all lose it. Money without financial intelligence is money soon gone. Okay? So first and foremost, bago ka makabuild ng passive income, you need to get out of the rat race cycle. Nakakita na ba kayo ng daga na nakulong sa box or electric pan? Ano mangyayari sa daga? Siya ay magpapaikot-ikot hanggang siya ay mapagod, hanggang siya ay mamatay. Don't you think our life is like that? Para tayong nasa rat race cycle. You work so hard to make money, you spend it all, and you end up with no savings. You work, you earn, you spend. So dyan lang po umiikot ang buhay natin. That's why we end up with no savings. Since wala kang savings, hindi ka natitigil mag-work. Dito ka nalang iikot hanggang ikaw ay mapagod, hanggang ikaw ay mamatay. So, ang tanong, how are we going to get out of the rat race cycle? We have a very, very comprehensive, simple solution. Just do the A, B, C, D. It's a guaranteed, I promise you, it's a guaranteed direction or solution that if you follow it, you will get out of the rat race cycle and you will be able to accomplish the building passive income. Letter A, increase your cash flow all the time. Letter B, live on a 20-70 rule. What is 20-70 rule? Income minus tithes minus savings equals expenses. Okay, ganun dapat ang buhay natin. 10-20-70. You can never go wrong with money if you live on a 10-20-70 rule. Letter C, you have to reduce and eliminate debt, being debt-free. Pag nagawa mo A, B, C, it leads you to letter D, build passive income. Sunod-sunod dyan, hindi ka makakarating sa B hanggang di mo ginagawa yung A. Hindi ka rin makakarating sa D if you don't do the A, B, C. In fact, you cannot do shortcut. It's a package. You have to do the A, B, C, and D. At yan ang goal ni LSA. People never plan to fail. They simply fail to plan. So how serious we are in our program? Since I'm a financial planner, then ito na po yung naging advocacy ko, no? In the last 19 years. We need to develop a lot of financial coach. Kasi hindi ko naman yung kaya mag-isa. Dito sa Pilipinas, napaka-konti ng financial planner, no? Konti lang po talaga. Punta ka lang na National Bookstore, alam mo na eh. Dahil sa National Bookstore, ang libro sa financial literacy, wala pang 20 ang author.
Sino ba makikita mo na nandoon? Si Colaico, si Bo Sanchez, Francis Kong, si Randall Chongson, Marvin Germo. Okay, so kokonti lang ano yung mga financial planner natin. But here in LSA, nag-develop tayo ng sarili nating education program. So we call it the CFC class, Certified Financial Coach class. It's a 3-module class. Yung initial niya 3-module, yan ang goal natin kay Sir Ponce, ano na ma-gather natin yung team, yung mga members. Tapos, i-discuss natin to kahit mga 2 to 3 hours lang. Madi-discuss, masasummarize ko itong tatlong ito. Tapos, the rest, doon na tayo sa online webinar type na. Tapos, ano to, 1-year coaching ito. 1-year coaching until we hit and we help you build passive income. Supposedly, it's a 12,000 peso class. Okay, mahal. Mahal talaga ang tuition fee, alam nyo. Mura pa yung 12,000 because when I became a registered financial planner of the Philippines, I paid around, una, nagbayad ako ng 48,000 for the tuition fee. Pangalawa, nagbabayad ako ng 5,000 every year to retain my membership in RFP. I became a member in RFP in 2011. So for 11 years, I've been paying na 55,000 just to pay off and para matutunan ko itong mga tinuturo sa inyo. So, but how about in your case, mag-member ka lang kay LSA, you will get it for free. How about that? Okay ba yun? Okay ba yun na you can make a difference in your own life, you can make a difference in the life of your family, and you can make a difference in the life of everyone. So we are, that's why the reason behind we emphasize here, kaya natin ito ina-emphasize, ano, because we are more than selling product. Kasi akala nila pag nakakita ng product, ay ayoko yan pag bebentahin ako. Pag nakakita sila na merong mga recruit-recruit, nako ayoko nga yan, networking yan, nagre-recruit na naman. So there's nothing wrong about selling, there's nothing wrong about recruiting, but probably what's far more better is you have a better purpose. Yung purpose natin kasi dito, napakabigat. Napakabigat na palayain ang mga tao sa mga utang, tulungan yung mga tao na makaipon, tulungan yung mga tao makabuild ng passive income. And we are pretty serious about this mission. Now, here, this is our, we call it the financial blueprint or we call it our business model. So kung titignan nyo talaga, ang sentro natin, financial literacy. Ang sentro talaga dito, hindi payamanin yung kumpanya o hindi payamanin. Ang sentro dito is tulungan yung mga tao. Financial literacy that produces financial success. How do you know that this will work? Kasi pagka okay na yung bawat member, makakaipon na yan. Yung savings nila, yan ang gagamitin natin for capitalization. At dun umikot yung mga program natin. The problem is, hindi lahat may savings agad. Kaya talaga naghahanap tayo ng mga investor para mapaikot yan. Then later on, pag you member, ang commitment nila, pag kumikita na sila, then they start saving money. Okay? So we do, from the capitalization we do, ang goal, ang ating kasing business flow is value chain. Tayo ang nagtatanim, tayo ang nag-aalaga, tayo nag-harvest, tayo nagmamanufacture, tayo rin consumer, tayo distributor, tayo rin sa atin din ang income. Like for example, from the raw materials, we do contract farming, we do contract growing, we do real estate. Then from that, we do manufacturing. Then from that, we do the marketing and sales. So tingnan natin yung flow. Malalaman nyo yan pag nakita nyo na yung mga program. So ganito yung, in layman's term, ganito kasimple yung ating sistema. Tayo nagtatanim, tayo nag-aalaga, tayo nag-harvest, tayo nagpo-produce, tayo nagmamanufacture, tayo nag-share, tayo kumikita, tayo nag-iipon, tayo nag-build, tayo nag-donate, tayo nagre-retire. Wow! Is that a good business model? So financial literacy, kahit
ang problema sa mga business kaya hindi mag-work or hindi ma-sustain, anong kulang palagi? Financial literacy. Okay? Ang dami niyo na nakita na kumita sa mga networking, kumita sa mga negosyo, tapos hindi nasusustain sa dulo. Bakit? Lack of financial literacy. Financial literacy is the backbone to value chain methodology. Financial literacy is a backbone to successful business. Okay, are you learning? So let's go to the project. So ito na ngayon, ipapapicture ko sa inyo yung buong project. So this is, I call this a passive income project. The goal of this project, again, is to help members build passive income. So may summarize natin. We manufacture herbal products. We have an AquaSave water refilling station. We have a BusyMart community store, the Perfect Blend coffee shop, Checkpoint farm-to-table restaurant, and the integrated farming system. Okay? So we will tackle it one by one. So ngayon, ang problema sa mga project na to, actually lahat ito may feasibility study na, but it requires napakalaking funding ang kailangan nito. Like for example, isa sa very ambitious project natin sa water station is kung meron ka nakatiwangwang na lupa from the property, tatayuan natin ang building. Meron pa nga kung gusto mo, kung may nakikita may lupa kang gusto bilhin, mula sa purchases ng property hanggang sa pagtatayo ng building, hanggang sa pag-install ng water station. But the rings is, kung magre-rent ka lang ng water station, nasa 350,000, pero kung hanggang sa lupa, nasa 2 million pesos. So it's between 350 to 2 million. And our ambitious project is to build 2,000 in every community. 2,000 unit. So kung sa 2 million pa lang, 2,000, that's already 4 billion pesos. Diba? So napakalaking pera, pero grabe, diba? Kung matayo ka ng water station, makakabuild ka talaga ng passive income dyan dahil yung water station naman, di naman yung nasisirang negosyo dahil tubig yan. Tapos, tayong kauna-unahan na mineralized na alkaline water station because of our alkaline product. So, since it requires a lot of money, it requires big amount of money, dito muna tayo sa manufacturing of herbal products. Lalo-lalo na, no, nakikita namin yung laki ng grupo ni Sir Ponce, ano? Kasi yung One Love Foundation is nationwide. We were able to experience ano kung gaano ka powerful yung kanyang team. Kailangan lang ma-process, like yung isang pinuntahan namin kung saan yung pala ang kanyang hometown yata sa Impanta, Quezon. Okay, yung si Sir Bernard Noledo, napakasipag doon. In fact, nag-qualify nga siya sa Boracay. Tapos nakapagpa-qualify pa siya ng isa sa Boracay, si Sir Bernard. So, ganun siya kasipag. Talagang iniisa-isa namin yung barangay from Real Quezon to Impanta Quezon to General Nacar Quezon. No? Tapos, may mga nakausap kami doon ng mga group of fishermen. Meron kami nakausap na mga andami pa ng organization doon ng fishermen, ng mga farmers association. Pati itong ano yung solo parent organization. So isang group, isang ano pa lang 'yan, ano, pero mapapansin nyo, sa dami ng mga pinupuntahan namin na inorganize si Sir Ponce, ang talagang nag-stand out kung sino talaga yung nakakakita ng vision. Especially ang nagiging starting point natin medical mission. So akala no iba, ang focus lang ni LSA ay magbigay ng pre-check-up. So hindi po yun. Kumbaga yung pre-check. Kaya nga babaguhin natin yung ating ano, no, format. Yung pre-check-up kasi, side event lang yon. Bakit? Kasi nga, dito na tayo sa number one muna. Para maka-generate tayo ng immediate cash, para maka-generate tayo agad na malaking pera, dito muna tayo nagpo-focus sa number one. Papakita ko sa inyo. No? But still a source of passive income. So dito muna tayo sa manufacturing ng herbal products. So yun ang dahilan kung bakit tayo may herbal products. Ano? Dahil ang pasok kasi yan din sa ating advocacy na value chain.
Tayo nagtatanim, tayo nag-harvest, tayo nagmamanufacture. Although these are group of manufacturers, dahil marami dito sa mga manufacturers natin ay member din ni NSA. Okay? So, iba-ibang manufacturing plant yan. Iba-iba, like yung BCO natin, mga group of farmers yan from Quezon. Kaya, ang totoo niyan, we have a lot of projects that will help community development and will help every barangay, every person in different places nationwide. Okay? So, marami tayong pwedeng gawin. So, here, para lang ma-promote natin mabuti yung ating herbal products, that's the main reason we conduct pre-consultation. O, meron tayong parang medical mission. Medical mission siya na ang approach natin na holistic. But supposedly, side event yung kasi ang dapat ang ginagawa natin is livelihood caravan, financial literacy caravan. So, meron tayong bagong proposal dyan. I hope na i-forward na kay Sir Ponce. Ano, na yan na yung focus natin. Livelihood caravan and financial literacy caravan. Tapos side event na lang natin to health consultation. Yan, libreng check-up, libreng patak sa mata, libreng food supplement. But ang focus talaga is libreng negosyo, libreng financial literacy seminar. Okay? So for example, one of our project, ito yung sinasabi natin na value chain. Tayo ang nagtatanim, tayo ang nag-harvest. Like for example, yung isang project natin, yung Calabash Miracle Puree. Okay, so this is a very powerful product dahil hanggang cancer ang ina-address natin to. Meron tayo stage 4 ovarian cancer. Or meron tayong testimony na 3 times na na-stroke. Tapos yung mga hindi makatulog sa gabi, ito talaga ang number 1, di ba? So, pang-detox kasi natin to. Kasi nga, ang ating approach kasi sa health, hindi naman talaga manggamot. Ang ating approach is prevention, tamang nutrition. Okay? So, ang first step kasi natin is detoxification, cleansing muna. Tapos susunod dyan ay balanced diet, tamang pagkain, at pangatlo dyan yung food supplementation. So, itong ginagamit natin for detox, the calabash. So, may project tayo dito. Project natin dito is magtanim ng 20 hectares. So sa ngayon mga siguro no kasi may 4 hectares sa Tubigaraw, tapos may 8 hectares dito sa bandang Laguna and Batangas, 12 hectares, tapos nagpadala tayo ng 1 hectare seedlings sa Ilocos, 13. Tapos yung iba naman nagba-backyard farming kasi ang isang puno nito 15 square meter lang naman. So kung meron kang bakanting 15 square meter sa likod ng bahay mo, pwede ka magtanim kahit isang puno. Okay? Pero itong economics niya. Sa bawat isang ektaryang lupa, pwede ka magtanim ng 500 trees. Tapos magkakaroon tayo dito ng contract farming agreement, contract growing agreement, and usually sa 500 trees, kikita ka dyan ng average of 1.5 million. Yun nga lang, mga 3 years kasi no, bago siya maging full-blown. Bago siya mamunga ng 30 to 50 na bunga kada taon. So habang nag-aantay ka dito, kasi siyempre kung 3 years natutulog yung investment mo, habang nag-aantay ka, pwedeng ang gawin muna natin is mag-intercrop tayo ng mga gulay. Katulad yan sa Quezon, kay Sir Bernard, yan, kay Sir Ponce sa Impanta, ang dami pala nagtatanim ng luyang dilaw doon. Eh di ba may turmeric tayo? Pwede yun. So ang dami pwede i-intercrop doon sa kalabas. After 1 year, lalaki na yung puno, meron na additional income dyan, yung cuttings. Kasi tinitrim yan eh. Yung cuttings naman, itatanim uli sa mga bakanting lupa. Kaya ang goal ni Sir Bernard talaga sa Quezon, ano, bawat barangay, yun talaga ang pinoprogram niya sa lahat ng mga tao doon. Bawat barangay, magtatanim tayo ng kalabas, magtatanim tayo ng luyang dilaw, tapos ipapa-contract farming sa atin, sa LSA. Ang magandang balita dyan, yan sa Impanta, yung kapatid ni Sir Bernard pala ay presidente ng isang farmers association. In fact, naka-acquire sila ng dryer.
para ipapadala na lang nila sa LSA, powder na. So naka-acquire sila ng dryer, tapos ang kulang na lang nila pulverizer, pero hindi nila ma-operate yung dryer kasi kailangan ng transformer. Yung transformer na kailangan nila ₱300,000. Doon sa likod ng kanilang barangay hall na pinaganapan namin ng medical mission, meron sila doon 4 hectares na property. Ayaw na nilang taniman ng palay. Gusto nila luyang dilaw na lang. Dahil na-compute natin mas malaki yung income. Okay, so and this is another source of passive income ito. Alam niyo kung bakit? Kaya tayo may project na ganito. Because as a financial planner, my computation of poverty in the Philippines is idle land. Kung gusto niyo ipa-compute sa akin kung bakit ang Pilipinas ay maraming suffering from poverty, is because of idle land. Isipin niyo, napakarami nating lupa. Ang daming nakatiwangwang na lupa sa Pilipinas. And in our own way, ito yung pwede natin magawa. Kasi ang lupang nakatiwangwang, liabilities. So baka pwede na, at least kung magawa natin ang program yan, napakitain siya, that's passive income. Okay? So another example, Malunggay. Sino mag-iisip na sa Malunggay, kikita ka ng 1.2 million pesos a year sa isang hektarya ng lupa. Eh, supposedly, ang Malunggay ay yan ang ating best source of multivitamins. Mas better pa yan sa mga Centrum, sa mga Enerbon, no? So kung dito pa lang, sa halimbawa, member as consumer, halimbawa lang may 10,000 members tayo, no? Tapos ang ating prescription dyan ay at least mag-take ng 2 capsule per day, 1 bottle per month ang ano niyan, ang equivalent niyan. Member as the consumer, dito pa lang kita na tayo ng 3.9 million, no? So then we have dito, actually naka-price pa pala ito sa 390, so old price, oh, very old price pa ito. Napakatagal na kasi ng presentation na ito na 2010 pa. Pero ngayon kasi ang Malunggay is already 700 na, no? So members as yung family mo, siyempre yung family mo magte-take din. So that's already 140 million per year. Tapos yung member magdi-distribute, that's already 1.5 billion. So nakita niyo yung economics, ano? Na yung value chain is a very powerful business model kung masusunod po natin siya. Then, like yung we are a coffee drinker, so isipin na lang po, no, kung may 10,000 members tayo drinking, kasi alam niyo ba na coffee drinker talaga ang Pilipino? How do I know that? Ang revenue ng coffee industry sa Pilipinas, bumibenta sila ng 200 billion per year. Grabe ka, ano karaming kape yan. Diba? Napakaraming kape niyan. Ilang tasa ng kape yan kada taon. Okay? In sa population ng Pilipinas, yan ang nagre-represent pa lang ng we have around 15 million coffee drinker. Yung talagang umiinom ng kape halos araw-araw. So, dito pala, mapapansin nyo, we have the potential of earning 1.1 billion. Ang good news niya sa pinapakita kong billion-billion na yan, 80% of those gross revenue, ang kikita dyan member, hindi company. So talagang lahat ng ating goals, lahat ng ating mga incentive program, kasi nga, ang goal natin, bawat member makabuild na passive income. Yan ang pinaka-ultimate goal natin. Okay? So we also have poultry farm. So marami po tayong mga project. Pero itong mga ito, kailangan pati ng funding. Kaya doon muna tayo magpo-focus sa Herbad. Meron tayong rice mill project, BC Mart, this a community store, coffee shop, water refilling station. Ayan. So yan yung mga, nakikita niyo na po ba yung clear direction ni LSA? Ang direction is help everyone build passive income. So, tanong is, gusto niyo po ba maging financially successful? Gusto niyo po ba makabuild ng passive income? Of course, para
magawa mo yan, ang starting point niyan, you need to become member of LSA. Kasi syempre, hindi mo naman ma-access yung program, hindi mo ma-access yung CFC class, yung mga livelihood opportunity, kung hindi ka member ni LSA. So ang tanong, paano maging member ni LSA? Ang totoo, by principle, wala namang bayad ang member kay LSA. Ang ano lang natin is para ma-enjoy mo yung mga benefits, like for example, para makakuha ka ng 30% discount, bibili ka ng package. So ang binibili mo, yung products, tapos kasama ng pagbili mo ng product, is magiging automatic member ka na ni LSA. Ang good news lang dito, tignan nyo ha, kasi wala naman talaga kayong binayaran sa membership ni LSA. Ang binayaran ko, product. Bibigyan kita ng 8 bottle ng Optalin, kasi isa yan sa napakalaking product din natin, yung Optalin mineral drops, saka 2 bottle ng alkaline capsule. Ang halaga ng dalawang ng ano nito, ang halaga nitong 8 bottles ng Optalin at 2 bottles ng alkaline ay 4,000 pesos. So yan ang bibilin mo. Pero hindi ka pa nga member ni LSA, binigyan ka na ng discount. Kasi hindi 4,000 ang babayaran mo, 2,999 lang. Okay po ba 'yon? Maganda bang deal 'yon? 'Di ba? Eh kung ang kapalit naman ay makaka-build ka ng passive income, what is 2,999? Matutulong, kumbaga maaalagaan mo pa 'yung sarili mong health, 'di ba? So, 2,999, tapos sa susunod na pagbili mo, may 30% discount ka na. Hindi lang 30% discount, marami pa yung mga benefits ito. Ito yung mga benefits. Kasi once member ka ni LSA, sabi nga, healthy ka na, kumita ka pa. Pag nakapagpa-member ka, may want to ka. O, diba? Paano ba magre-recruit sa LSA? Paano ka mag-share? Alam mo, ako nga gusto ko i-simplify ito sa ganitong statement. Sa lahat ng kakausapin nyo, ganito lang ang tanong nyo, gusto mo ba ng passive income? O ang tanong mo na lang mo sa kanya is, naka-build ka na ba ng passive income? Ang tanong siguro niyan, sabi niya, baka yung iba karamihan sagot sa inyo, ano ba yung passive income? Diba? Doon pa lang, alam mo na, kung hindi nila alam yung passive income, most likely baka walang passive income. O baka yung iba naman, may passive income, hindi lang nila naiintindihan. So, either way. So, personally, ano, kaya yan yung aming pag-uusapan sa mga kasama sa Boracay. Okay? Si Sir Ponce, nahabol pa natin sa Boracay. Ano? Kasi napaka-importante ng Boracay. I promise, Sir Ponce, pag nakasama ka sa Boracay representing the One Love Foundation, I promise you, pagbalik mo, you will explode. Kasi nakikita ko yung lawak na organization mo. And dun sa Boracay na yan, ang magiging focus niyan is, presentation natin is, ang tanong mo lang sa lahat ng mga tao, one-liner, may passive income ka na ba? O nakabuild ka na ba ng passive income? Pag ang sagot niya ay, ano yun? Hindi pa nga eh. Ayun, join ka kay LSA. Kasi dito kay LSA, makakabuild ka ng passive income. Wow! Don't you think we can recruit the world and recruit everybody if that is our focus? So, it's beyond selling. Alam niyo yung pagbebenta, hindi lahat may skills niyan. Paano kung mahihiyain ka? Hindi lahat magaling mag-recruit. Paano kung ayaw mo nakikipag-usap sa tao? Diba? So not everybody has the skill of selling and recruiting. But everybody has the heart to share. Did you hear that? Lahat pwedeng mag-share. Bakit? Kasi kung nakikita mo yung mga tao sa paligid mo nag-i-struggle financially, don't you think tutulungan mo sila kung nasa kamay mo ang solusyon? Anong nasa kamay mo? Building passive income. You will just tell these people, join LSA, we will help you build passive income. Sabi niya, magkano membership? Libre. Pero para ma-enjoy mo yung 30%, mag-purchase ka ng worth 4,000 pesos na product. Pero yung 4,000 pesos na product, 2,999 lang bibilin mo. So may na-discount ka na agad na almost 1,000 pesos. Tapos meron ka ditong 8 benefits. Isa-isahin natin yan.
Or later on, isasend na lang po sa inyo yan. Because these are all self-explanatory and you can just read it. Okay? Ito mas matindi. Meron pa pala tayong promo. Ang promo, bibili ka ng 10 Optaline. Yung 10 Optaline, ang halaga niyan 3.5 na, di ba? Because ang SRP natin 3.50. Eh yung Optaline po natin, kumpara sa market, napakamura niyan. Bakit? Kasi ang pag nag-type kayo sa Facebook at nag-type kayo na mineral drops, meron kayo makikita diyan na hisop, yun ang sikat na sikat. Nasa 499 'yun. Yung Quantumin nasa 749 'yun, na the same size natin na 15 ml. Since tayo ang manufacturer, then we have the capacity na i-control yung ating price na yan, no? So bumili ka ng 10, 3.5 na dapat babayaran mo. Eh bibigyan ka pa ng libreng 5. So 3.5, magkano ba yung 5 na ano, de plus 1750 yan. So magkano na yan lahat? 5,250 ang halaga ng product. Eh ang babayaran mo lang 3,000. Okay ba 'yon? Okay ba 'yon na ang kung bibili ka ng worth 3,000 pesos, ang kapalit naman ay ito mga benefits na 'to. Ah, 'di ba? Kung naka-focus ka sa product, ang tingin lagi ng mga tao sa product. Pag ang tingin mo sa product ay expenses, mahal talaga ang tingin mo diyan. Pero kung ang tingin mo palagi is opportunity, meron bang negosyo na makakapagtayo ka ng talagang 3,000 tapos kikita ka ng 1,000,000? O, diba? Normally sa Pilipinas, pagka ikaw ay gusto mo kumita ng 1,000,000, kailangan 1,000,000 din ang capital mo. Okay? Pero in our case, ang ganda ng ating business model. Pwede namin i-consignment yung product sa iyo. Pwede nga kami mag-consignment ng product. Halimbawa si Sir Bernard sa Noledo, sa Quezon, kasi grupo ni Sir Ponce yun. Halimbawa, nakakapag-iwan ng product doon ng 100,000 pesos. Imagine mo, 100,000, tapos kumita siya doon ng 30%, then kumita siya ng 30,000 na wala kang puhunan. Isa yon sa tuwan-tuwa yung mga taga Quezon dahil ang dami-dami na daw nila nasalihan doon ng networking. Wala naman daw nagpapa-consignment. Kada kuha nila ng product, bayad ng bayad agad. Okay? So tayo, we consider our members our co-manufacturer and co-project developer. Kaya lang sa dulo yan, ang condition niya para mapa-consignment ka is ma-apply mo yung 10-20-70 rule. Yan ay matututunan mo sa ating CFC class. Okay? So, ang daming ways, we have 5 ways to earn, no? So, later on ay didiscuss natin 'yan in other trainings, no? So, ang pinakaimportante is ang pinakaimportante lang muna ang didesisyunan mo ngayon. Hindi mo kasi marami mga tao kaya sila nagtatagal sa opportunity. Kasi nandun sila palagi sa stage na pag-aaralan ko muna. Alam niyo yung mga taong karamihan ng nakilala ko na pag-aaralan muna yung business, hindi talaga sila nagsasucceed. Napakaliit ng percentage. In fact, ang dami kong mga kilala na kumita na malaki, hindi pa rin nila alam yung eksaktong sistema ng business. So ang pinaka-importante muna ang kailangan yung desisyonan is, gusto mo ba makabuild ng passive income? Gusto mo ba tulungan ka ni LSA na makabuild ng passive income? Yes or no? Sagot mo lang dyan, kung yes, then join LSA. In fact, ang pinaka ano mo lang dyan is ang pinaka ang tawag doon, ang pinaka decision making mo rin dito, yung trust nyo rin po kay Sir Ponce, no? So, pwede rin po kayo maging outlet, no? So, outlet po is 40%. Pag mobile outlet na kayo, so dito malaki rin ang income. So mamaya, ano, pag papakita natin sa inyo initially kung ano yung pinakasistema natin. So didiscuss natin kung how do you make money here in LSA. You can earn up to 60%. Pag platinum, 50%. Ang maganda sa outlet kasi, kahit hindi mo ka-team ang bumili sa iyo income. Okay, so yan ang maganda. Hanggang 60%. Just imagine, ano? Meron kami dyan nakausap sa Quezon. Sabi niya, sir, may nagbibenta dito ng drops. Ang mura, 200
50 lang. Sabi ko, kung direct selling lang kasi, pwede naman pwede talaga yan na magbabaan ng mga price. Pero hindi mo ba naisip na kung inavail mo yung 10 plus 5 natin, lumalabas na itong drops natin 200 pesos lang. Tandaan niyo po, kahit gaano kalaki ang price ng product, lumalaki lang yan pag nakapokus ka sa SRP. Kaya nga mo sila pinapa-member. Kasi pag pinapa-member mo sila, hindi nila kayang talunin yung price natin sa market. Kasi halos hanggang katulad nito, pag 60% ka na, magkano man lang kukunin yung Optalin drops per bottle? 140 na lang. O, di ba? So, ibig sabihin, ang goal mo dun sa ma-enjoy mo yung buong benefits ng business. So, meron din tayo mga incentive. Gusto niyo ba magkaroon ng sariling sasakyan? Do you want to drive your brand new car, brand new SUV, brand new motorcycle, and other incentive? In fact, bumili ka nga lang ng 20 bottles ng Optalin. May libre ka pang memorial plan. May libre ka pang insurance. O, diba? Kasi mga importante yan eh. Pero ang ginagawa natin, kinoconnect na lang natin sa pagbili ng product yung mga ibang benefits. So, meron din tayong promo na in a 7-day period, binibilang natin kung sino ang pinakamaraming na pa-member. Alam niyo po kasi ang ibig sabihin ng recruit sa amin, marami kang nasharean. At ibig sabihin na marami kang nasharean, marami kang mapapa-member. Ang ibig sabihin na marami mapapa-member, marami kang mababago ang buhay. So kung sino may pinakamarami na recruit in 7 days, bibigyan natin ng recognition yan. Pero siya ang makakakuha ng libreng smartphone with one sack of rice. Kung hindi ka naman nag-qualify dun ng outright, bawat recruit mo isang raffle entry. Okay, tapos magra-raffle tayo ng isang smartphone kada linggo. Kasi napaka-importante sa atin ang word ng recruit. Hindi yan basta recruit lang. May napamember ka lang. Yung recruit na yan, ibig sabihin, you are making a difference in the life. Yan yung mga i-build natin. Pag naka-5 direct recruits ka, meron ka automatic na one sack of rice. So kumita ka na ng 6,000, may libreng bigas ka pa. No? And hopefully, I think nandito si La Melody, ano, saka si Teresa from Cebu. So iniintay natin yung mga bigas nila. At yan ang ating gagawing incentive program. Okay? So as part ng passive income is dapat you need to get out of debt. So again, summarize natin, ano. I-summarize ko para mas clear sa inyo. So number one, you need to become LSA member. So pag LSA member ka, may 30% ka, may direct referral ka agad na 1-2. Every person na masyasharan mo, every person na gustong magkaroon ng passive income, tapos nag-member din, may 1-2 ka. So ang first goal mo, ang first goal natin sa system, makabuild ka ng 10. May tanong agad si ano. Anong tanong ni Teresa? Kailangan po kasi personal daw. Ah, personal. Sige, pupunta kami dyan. Malapit na kayong pumunta na Cebu after ng Boracay natin. Build 10 who builds 10. So that's our goal. Bakit? Kasi yung 10 mo na yan, isipin mo na pag meron ka agad na 10 person, so paano gagawin yan? Pag naging member na po kayo, meron tayong Facebook group na nandun lahat kung nakapost yung mga trainings. Panonoorin nyo lang everyday. So hindi nyo na kailangan magpaliwanag sa mga member. Ang gagawin nyo lang po kasi is i-direct sila dun sa ating Facebook page, tapos manonood sila. Just imagine, yung 10 na yan, may 1-2 ka, kumita ka agad ng 12,000 pesos. Okay? Tapos, yung 10 mo kasi na yan, syempre, mga 10 mo, yan din ituturo mo, i-duplicate ka. Yung 100 na yan, meron kang kita diyan na 100 pesos na indirect referral. So kikita ka diyan ng 10,000 pesos. So, ito yung ating Build 10 Who Builds 10 program. Kung yung syempre 100 mo,
nag-build din ng 10, may 1,000 ka na. So meron ka pa rin dyan 50 pesos sa third level. So you earn 50,000 pesos. So kita nyo kung saan nakarating yung 3,000. Ang totoo niya, yung 3,000 mo na membership, wala ka naman talo kasi may na-receive ka naman na product na worth 4,000. Or doon sa promo natin na 10 plus 5, may na-receive ka na 5,200. So kahit saan mo dalhin yung program natin, wala kang talo. You have nothing to lose, but you have everything to gain. Okay? Like, katulad ni Sir Ponzi, ano, perfect example si Sir Ponzi, ang dami na namin napuntahan na group niya na hindi naman namin siya kasama. Katulad ng 3 times na ako nakapunta dun sa Quezon, hindi naman namin siya ni minsan nakasama dun. Pero, lahat ng nag-member doon, ka-team niya. Okay? So, yun yung pinakamagandang part ng ating program. Ano? Wala tayong competition dito. We will help everyone build. Yung pinaka-pip level, may 200 pesos ka sa dulo. Kaya kung nakalima na yan, so isipin mo, 20 million na yan. Eto, hindi mo kailangan isipin, ako kaya ko ba yung 10,000? Alam niyo, pag inisip 10,000, 1,100, parang hirap niya. Hindi po, ang iisipin niyo lang, who is this 10 people who will believe on you? It's a very perfect formula to build passive income. Hindi pa yan ano, tapos. Kasi kung meron ka ng ganyang kadaming member, meron pa tayong tinatawag na monthly reward bonus. Sa bawat repurchase ng product, meron tayong tinatawag, monthly to ah, monthly reward bonus. Okay? So, yung monthly reward bonus na yan, di meron ka ng 10 initial. Ang initial dyan para mag-qualify, kung naka-purchase siya ng at least 1.5, okay, meron kang 150. 10% dun sa ano. 10% sa simula, so meron ka ditong 150 sa first level, so kumita ka dyan ng 1.5. Sa second level mo, yung 100 mo, kumita ka dyan ng 75, so meron kang 7.5 a month. So hindi mo na yung malalaman, doon mo na yung makikita sa system. Sa 1,000, meron ka dyan sa third level na 45. So 45,000. Okay, dun sa fourth level, meron 10,000 times, may 30 pesos ka pa dyan. So that's already 300,000. Ang laki na, no? So ang layo na narating ng 3,000 mo. Tapos ma-awardan ka pa dyan ng water. Actually, pag nakaabot kayo dun sa Diamond Outlet, entitled po kayo dyan sa sasakyan kahit down payment muna. So kung naka 1 million ka na dito, 10,000, 100,000, so dito lang muna tayo hanggang fifth level, nakakalula na eh. This is already 3 million per month income. But it all started with building 10 people. Helping 10 people build passive income. Kaya I'm really requesting everyone, yung mga medyo na late na po sa dulo, ipapadala po namin sa inyo kasi ni-record namin to. Pakiulit nyo po. No? Kasi napaka-importante po ng first 15 minutes na diniscuss ko, nandun po ang heart and soul ng ating business. Kasi baka nakita nyo na lang puro kitaan, no? Competition. Ito po ay sa 1.5 lang. Sa 1.5 lang itong base na sales. Eh hindi naman 1.5 lang yung iba. Paano kung halimbawa may nakabuild ka ng 10 team, kahit 10 lang, tapos 10,000, yung 10 mo, eh, nakaka-build, nakaka-produce ng 100,000. So, 100,000, so 10 times 100,000 na sales. Halimbawa per month, that's already 1 million. So, kita ka dyan ng 10%. So, that's already 100,000 a month. So kahit na 10% lang, pwede ka palang kumita ng 100,000 a month. And sometimes, hindi mo rin kailangan sobrang galing kasi hanap ka ng mga magagaling. Hanap ka lang ng katulad ni Ponzi. Di ba? Yayaman ka na. Gawin mo lang yung ating sistema. So, dire-diretso yan. Kung naka 100 ka dito, na, yung 10 mo na na-duplicate ka, so that's, let's say 50,000 na lang. Ibaba na lang sa 50,000 yung naging sales nila per month. That's 5 million. May 5% ka dyan.
And that's already 250,000 per month. So dalawang level pa lang yan, ano, nasa 350,000 per month na income mo. Yung kung nasa pangatlo ka na, yung 1,000 mo, diba, let's say 10,000 na lang ang ano, 1,000. Tapos sabihin na natin 10,000 na lang ang kanilang sales per month. That's already 10 million. Sa 10 million na yan, may 2% ka pa rin dyan. That's still 200,000 per month. Okay? And the computation goes on. So hindi pa tapos yan. So ilan na yung sinabi ko? Direct referral, reward bonus. Ganon din sa direct selling. Sa direct selling naman, kasi kung ganyang marami ka ng team, pag nakarecord po kayo ng 10 kasi, may promo tayo ngayon, magiging 40% ka na. So kung 40% ka, nasa yung mga gold member, kasi bawat nagme-member po sa atin gold member, yun yung 30%. Kasi ikaw naman ay mobile outlet, 40% ka, may overrate ka na 10%. So kung halimbawa yung 10 mo, they are making 50,000 pesos per month sales, that's 500,000 times 10%. So meron ka na namang additional 50,000 per month. Okay. Ayan. Excuse. Sige lang po. Pwede nyo naman pong panoorin yung replay if you, kung may importante po kayong gagawin. No problem. You can leave anytime po. So, nakikita na natin ano, direct selling. So, kung may 100 na duplicate ka, ganun din ang making 50,000. So, that's 5 million. May 10% ka pa rin dyan. Equals 500,000 per month. So, ang sikreto po kasi dito is you build one person at a time. You don't just recruit. Kasi kung mag-recruit ako ng 10, ay mag-recruit ako ng 100 ng 1,000, tapos yung 1,000 naman ay hindi mag-work, useless po yun. Kaya ang ating sistema, build one person at a time. Kahit 10 lang yan, pwede kang payamanin yan. Okay, pwede kang kumita agad ng 50,000 per month. Kaya may sistema po tayo dyan. Hindi napapakita ko sa inyo. Meron pa yan, ano, marami pa po ito. Paano kung ikaw naman ay platinum at diamond? Na never ending ang income. So our income opportunity is unlimited. So balik tayo dun sa ano. Babalik tayo dun sa presentation natin. Ano? Matapos na po tayo. Just few more minutes. So tingnan niyo, paano natin nagagawa yan? Ito ang ating, kumbaga sa ano, ay pinakamatinding sistema. Because our goal is not just to recruit, our goal is to retain people and build people. Remember, gusto natin matulungan sila mag-build ng passive income. Kaya meron tayong mentoring system. Bawat member, nag-a-assign tayo ng mentor. At siya ang nagpa-follow up, siya ang nag-guide. Because we believe when you mentor, this is where duplication and multiplication never stops. Dahil ang totoo lang naman diyan talaga, 10 lang ang aming igogo, ang 10 lang ang i-goal mo. 10 person na maduduplicate ka. Kaya kung halimbawa, naka-record ka ng 10 ngayon. Tapos 7 lang ang nag-work. Mag-record ka uli na another 3 hanggang makabuild ka ng 10. Total ang dami naman nating kilala, di ba? So tapos later on yung 10 na 'yan, pag nag-duplicate sa ilalim 'yan, then yun namang nasa ilalim ang tuturuan mo. Tawag natin doon ay top routing. So how do you do it? You do the daily presentation. Pag araw-araw mo i-share, remember, share our mission every day. Hindi po kasi tayo salespeople na pag nakakota na okay na. Kasi tayo, wala tayong kota. Wala po tayong requirements, wala tayong kota or anything. We just present our heart. Every day you share to every person. Kahit hindi mo alam yung buong presentation, ano lang itatanong mo sa lahat ng kakilala mo? May passive income ka na ba? Ayun. Kasi passive income, I promise you, pag napakinggan niyo po yung module ko ng passive income, you will be 100% convinced na yan lang ang sikreto para yumaman.
wala akong kilalang mayaman na walang passive income. Lahat ng mayayaman, they have multiple streams of passive income. So wala kang ibang itatanong sa lahat ng mga tao sa paligid mo, may passive income ka na ba? Pag sinagot sa iyo ay, dalawa lang sagot sa iyo yan eh, ano yun? Pag sinabi ano yun, malamang wala. Or sabihin niya, ay wala. Join LSA, I guarantee you, your life will never be the same again. Will you join us? Paano mag-join? Libre lang. Purchase ka lang ng product para ma-enjoy mo yung 30%. In fact, pag-purchase mo ng product, instead na 4,000 babayaran mo, 2,999 lang. Or instead na 3,000 babayaran mo, 5. Instead na 5,200 babayaran mo, 3,000 na lang. Diba? Sa simula pa lang, ano na, wala ka ng talo. From the daily presentation with the weekly presentation, although ito mga weekly natin, simula na nag-pandemic, halos inilalagay na lang natin muna sa YouTube or sa ating Facebook group para anytime, alam nyo kasi nag-iba talaga, no? Nag-iba talaga ang flow ngayon ng mga tao during the pandemic. Okay, so ang hirap din minsan sa online, hindi nagkakasabay-sabay yung oras. Kaya nga, although masarap din kasi may ganitong online para may konting interaction, pero karamihan, hindi naman basta baka hindi available. Kaya at least ang maganda lang, advantage lang nito, na i-re-record at napapanood nyo ng replay, tapos yung makakilala nyo later on, i-share nyo na lang. Halimbawa, naalala ko, may nag-join, sabi niya, sir, ang dami ko ang dami niya na pa-join. Sabi ko, anong ginawa mo? Sabi ko, ito lang, sinabi mo, may passive income ka ba? Wala daw. Sabi ko, mag-join ka LSA, paano? O sige, share ko na lang. Hindi ko rin alam eh. Share ko na lang sa iyo yung, ano, sa, yung training, seminar. And after that, bigla nag-join na. Diba? Then we have monthly presentation. Kasi ito ang pinaka-importante na excited kami. Kasi magtatatlong taon na hindi namin ito nagagawa because of the pandemic. Yung big event. We are a big event company. Because yung six months na training, kayang i-summarize yan dito sa 3 days, sa 4 days event. Yes. Yung kasing big event natin, hindi ito basta ordinaryong seminar. Yan ay magmula pa lang sa airport training na. Kaya wag niyo po siya imi-miss, no? Marami na tayong, yung ating kasing big event sa July 4 to 7, nag-promo tayo dahil para maka-jumpstart lang tayo, nag-promo tayo. Pag naka-recruit ka ng 15, katulad ngayon, kahit ngayon, bibigyan ko pa kayo ng opportunity. Kasi yung July 4 naman, may 9 days pa tayo, no? So everybody can still join. Medyo mahal na nga lang talaga yung ticket. Pero sige, pagbibigyan natin yung iba. Pag naka-recruit ka ng 15, libre ka na. All expenses paid in Boracay. Wow! How would you like that? Eh, yung 15 recruits, magkano babayaran bawat isang recruit? 3,000. Eh, magkano yan? 45,000. Eh, sa kanya pa yung commission na 1-2, di ba? Per head, 1-2 times 15. So, may commission siya dyan na 18,000. So, ang total lang talagang binayaran, 27,000. Pero ang worth ng product, ng 15 recruits sa SRP is nasa 78,000. Wow! 78,000 yung worth ng product, 27,000 lang ang binayaran mo, 15,000 yung worth ng Boracay ngayon. So wala talagang income ang company diyan. It's a giveaway. Kaya hinahabol natin si Sir Ponce ngayon. Kaya yun tong guest mo Sir Ponce na almost 30, kailangan mag-join lahat yan para maibook na kita mamaya. At makapagsama ka pa. Kailangan sumama ni Sir Ponce kasi meron siyang kasamang dalawang team. Si Sir Bernard at si Eileen from Impanta, Quezon. So sila yung Real Quezon. Ah, ano sila? General Nakar. So sila yung dalawang qualifier sa Boracay. It's going to be a very exciting event. Hindi pa yan tapos. 3 times a year yan. Yung susunod dyan, international. At i-announce natin sa Boracay yung next na ano natin. Ang tawag natin dyan ay Builders Training. Exciting po ba? So, kita nyo yung system natin, ano? Building passive income system. 7 steps duplication. Hindi mo na kailangan mag-strategize. Hindi mo na kailangan mag-isip ng gagawin. Ang gagawin mo lang is sundin yung
Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In fact, in summary, sabi ko nga sa inyo, para hindi nyo napahirapan ang sarili nyo, ang summary niya, sasabihin nyo lang sa mga kausap nyo, may passive income ka na ba? Iyon ang pinaka maganda, no? Run the system at ang sistema na ang magpapatakbo ng negosyo, hindi person. So how do we make money here in LSA? If you solve a problem for one person, you make money. Kasi kung meron kang napapember sa LSA, tapos nakabuild siya ng passive income, definitely you make money. If you solve problem for some people, you make some money. If you solve problem for a lot of people, you make a lot of money. Okay, don't forget to like our LSA page. Andun po lahat yung mga information na kailangan nyo, mga benefits ng products, yung mga programs, project, yan po natin pinopost lahat. So, ayan na maganda lang, ano, kasi meron naman tayong technology, may social media. So, meron tayong Facebook group. Like for example, bago tayo magtapos, pag nag-member kayo, meron pa kayo marireceive dito na, meron tayong tinatawag na, asa na yan? Okay. Ayan. Ito yung ating tinatawag na dashboard. Alam nyo, in 12 years ng LSA, ano, ngayon lang tayo gumawa ng dashboard. Diba? Kasi, hindi, alam, kasi dati kami, hindi naman kami mahilig sa mga ganyang monitoring sa online. Gawa nga ng may sistema naman. Pero napag-isip-isip na rin naman natin, ano, dahil iba na talaga ngayon ang technology, no? So, okay na rin naman na may minomonitor kayo. So, dito, pag may dashboard kayo, makikita nyo kung magkano naging income nyo, makikita nyo yung kung sino yung mga naging team ninyo, so yung genealogy na tinatawag, no? So, makikita nyo dyan. So, nandito yata si Sir Bernard. Saan ba yung grupo nun? Okay. Ayun. Ay, saan pang grupo sir, si... Sir, nasa ano po? Under ni Justin? Under po ni Nanin? Ni na... Justin? Oo. Yan. RC. Ah, kasi under kay RC pala. Tingnan nyo, si RC pa yung ano, no? Unang-una nag-connect. Tapos, from RC, si Maluta. Tapos ito, sino? Si One Love. Si Ponzi. Ayun na pala si Sir Ponzi. Si po. At alam nyo, dami nyo ng team, oh. Yan yung mga tinrabaho namin. So isipin nyo mabuti, no? Kung magaling kang mag-connect, kahit hindi ikaw ang mag-work directly. Alam nyo po kasi tayo, dito sa LSA, kung sino nakikita namin committed, doon namin pinopokus ang lahat ng oras namin at energy. Okay, so dumadami na yung team niya. So si Bernard, ang laki na ng team nito. Okay, dahil, ayan, ang laki na ng team ni Sir Bernard. Una, nag-qualify siya sa Boracay. Okay. So pwede rin po kasi kung talagang gustong-gusto, kung may pera kayo, pwede nyong i-advance yung 15 recruits. Magbayad kayo ng 27,000, ibubook na namin kayo sa Boracay. Kasama na kayo sa, ang flight natin sa Monday, next Monday, July 4. Pero nasa airport na ng July 3. Kasi nga, 3 a.m. ang ano, flight eh. Okay, so, I would tell you, no, hindi nyo pagsisisihan yan. Ako mismo, gusto nyo money pag guarantee. Pag hindi nyo nagustuhan yung magiging training na sa Boracay, ibabalik ko sa inyo yung mga binayad ninyo. Diba? So this is a very powerful thing that we are doing. So hinahabol natin yan. So si Sir Bernard, kakausapin na lang niya isa-isa itong mga nandito sa kanyang attendees kasi meron na siyang numero dito. Okay? Ayan. So exciting po ba? So if you have further question, no? Further question, ay... you can still ask today. I-stop ko na lang yung recording ano para later on ma-send po sa inyo. Okay?